up mga kolets? Welcome back na naman kay Sanio Kolets Kitchen. Kitchen eh, no? Kasi lagi tayo nagluluto. So, welcome back kay Sanio Kolets. So, welcome sa aking Good Vibes, Good Deeds, and Good News channel. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Hit mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload kong video. So, for today's video, magluluto tayo ng chicken feet adobo. Ayun. So, may nakita kasi ako dun sa Pinoy supermarket ng paanong manok. So, ano natin? Try natin. Kasi nakita ko lang parang first time ko nakakita dito ng ano, ganun na paanang manok. So, tatry kong lutuin yung adobo. So, ano pang hinihintay nyo? So, gawin na natin. Samahan nyo ako sa pagluluto. Okay? Let's go! Ito lang yung mga kailangan natin sa pagluluto ng chicken feet adobo. Siyempre, binang-bida dyan yung chicken feet. So, hinugasan ko lang siya pero hindi ko pa natatanggal yung kanyang mga koko. Siyempre, tatanggalin natin yan kasi baka may mga dumi-dumi pa dyan. So, ayan. And then, siyempre, hindi mawawala yung garlic and onion. Hiniwa ko na siya. And then, salt and pepper. And then, yung, siyempre, yung suka at toyo. So, dato puti. Baka naman. Okay. And then, yan yung oil. So, unti na lang natitira nating oil. And then, meron dito tayong crushed red pepper. So, napaka-simple. And then, siyempre, meron akong nakita dun sa Pinoy supermarket na chicken liver. So, isasama na natin ito para mas masarap. Okay? Ayan lang. Napaka-simple lang ng ating tawag dito. Simpleng adobo lang ating gagawin. So, simulan na natin. Ayan, hinugasan ko na itong kaninang chicken feet. Tatanggalin natin yung kuko niya kasi madumi ito. Ito yung tumatapak sa lupa, di ba? So, sa mga dumi-dumi niya. Tatanggalin natin siya. Tapos may mga ganun black siya, oh. So, kailangan matanggal natin siya. Make sure na hugasan yung mabuti to. And then, nalinis yung mabuti. Kasi nga, kahit sabihin mong hugas na to nung binili mo sa supermarket. So, to make sure, malinis talaga yung chicken feet. Kasi ito nga yung tinatapak sa lupa at mga dumi-dumi ng mga manok. So, tanggalin mo lang to. Tapos may mga, ayan, may mga natira-tira pa siyang ano, balat. So, tanggalin mo siya para malinis siyang mabuti. Kasi hindi naman siya thoroughly nalilinis pagka binalot dun sa ano, diba? Nung ipinak nung sa poultry. Nahugasan na natin yung chicken feet. So, natanggal ko na rin yung mga kuko niya. So, na-double hugas na natin para malinis talaga yung ating chicken feet. So, ayan, mainit na yung ating pan. Maglagay tayo ng onting oil. Simulan natin yung pagluluto. Mainit na yung oil. Sunodan natin yung onion and garlic. Garlic and onion, bahala kayo kung anong pinuunahin. Ayan. Sunodan ako dito yung garlic. Pero minsan, unahin nyo rin yung sarili nyo. Baka kasi wala na nagmamahal sa inyo. Joke lang. Okay, so next, yung onion. Tutay-tutay lang natin, bisa-bisa lang natin siya. Dapat medium ano lang siya. Parang hindi masyadong mabigla yung pagluto. Okay.
kapag ano na, nato-toasted na yung garlic saka translucent na yung onion, so isunod nyo nang ilagay yung ano, yung chicken feet. So itisa nyo ito sa ano, kailangan yung isang itisa. Pero dapat meron kang ano dito eh. Luya, yung ginger. Kaya lang wala akong nabili. Nakalimutan ko. Hindi ka malansa. Patakpan malansa saglit. Lagyan natin siya ng 1 half cup na tubig. So, para lang siya maluto. So, sim natin siya ng siguro mga 3 to 5 minutes. So, ayan. After 5 minutes, haluin ulit natin siya. Lagyan natin yung lagyan na natin siya ng toyo. Two tablespoon para mag-sink in yung toyo doon sa chicken feet. So, kung gusto nyo, lagyan nyo ulit ng tubig kasi nag-ano na siya eh. Nawala na yung tubig. O kasi, lagyan ko pa siya na onting toyo. So, nilagyan ko ulit siya ng 1 half cup na tubig kasi para maluto pa ng ayos yung chicken feet. So, mamaya, susunod natin yung liver. Takpan ulit natin 4 to 3 to 5 minutes. So after 2 minutes to 3 minutes, ilagay na natin yung atay para ano siya, sabay na rin siyang maluto. Late na natin siyang, huli na natin siyang ilagay kasi medyo yung cooking time ng atay is hindi naman ganun kahaba. So, sabay na natin siya. Huwag natin pagkahaluin kasi nga, parang baka madurog yung atay. So, halo-halo din natin. Nakita nyo, meron pa siyang unti-unting sabaw hanggang maano siya, hanggang mawala yung sabaw niya. Another 5 minutes ulit. So, ayan. Hindi pa lang, masarap na. Tignan nyo, after 5 minutes, medyo may sabaw pa siya. So ngayon, hindi na natin siya tatakpan para mag kailangan, gusto ko kasi sa adobo yung medyo dry siya, wala siyang medyo sabaw siya pero unti lang siya. Makikita niyo yung atay, almost ano na siya, luto na siya. So this time, ilagay na natin yung lagyan na natin ng pepper. Ayan, meron tayong buong pepper. Binuksan ko yung ano, lagaya. Lagaya ng pepper. So, meron siyang black pepper. Whole corn pepper. Mas marami, mas saya. Sa huli na rin natin ilalagay yung vinegar kasi para hindi matagal lumambot yung meat. So, at the same time kasi itong vinegar, extender siya. Kaya di ba yung adobo, matagal siyang masira kasi nga, nag-extend yung
shelf life ng ano ng adobo kasi nga may vinegar, so lagyan natin siya na. Okay. And then syempre tuglas yung optional, yung pampasarap. Ayun. Optional lang ito yung seasoning. Yan natin siya mga kalahating pack. Yan. Sa inyo yan kung gusto nyo lagyan or kontento na kayo dun sa lasa. May napanood akong isang chef nagluto siya. Dapat daw tinitikman mo talaga yung niluluto mo. Kasi ako madalas hindi ko na siya tinitikman eh. So, this time, tatry kong antikman kung tama na ba yung lasa or ano. Tinikman ko siya pero mukhang ano siya, kulang sa alat. Lagyan na lang natin siya ng unting salt. So, ayan na. Okay. So, luto na siya. And then, yung sabaw niya. Yung sabaw niya, wala na rin halos. So, ayan yung gusto kong adobo. Yung medyo dry. Okay. Ayan. Off na natin. Ready for plating na siya. And then, ready for lunch. Okay. Dumako na tayo sa plating. So, syempre, may plating para kunwari ano tayo, professional na chef. So ayan, lagay natin siya sa aking paboritong lagayan. Yung adobo ko ayan, wala siyang ano, wala siyang sabaw, dry siya. Tapos pero nagmo-moist-moist siya, ayan o, ganyan kasarap yung adobo. So mamaya tikman na natin siya. Ayan, ganyan kasi sa kasarap, oh. Diba? Ang sarap ng adobo. So, comment down below kung meron kayong mga suggestions, comments, and feedback. Kung meron tayong na-miss na ilagay or something. So, ayan, maraming salamat sa inyong pagpanood. Mamaya titikman na natin siya.